Puso, holiday pa rin nga ngayong araw, kaya long weekend mode pa rin ang karamihan. Oo nga, kami medyo long weekend mode pa rin. Pero iba, happy na staycation sa bahay tulad ko habang nanonood ng unang hirit. Hello po sa inyo, mga kapuso. Hello, hello. Pero sulitin ang long weekend, mga kapuso. Ang suggestion ko, mag-food trip na kayo agad. Tama, at since National Heroes Day naman, nako, perfect mamasyal at magpakabusog sa Intramuros. Naku, daming pakainan dyan. Oo naman, at maganda ang mga tanawin, di ba? That's right. Chef JR, Chumi, sama naman kami dyan. Ay, aba, may posting. May acting-acting na naman tayo. Sawang-sawa na ako sa pang-aapi ng mga dayuhan. Kailangan na nating lumaban. Tara na, punitin ang ating mga sedula. Punitin! Ayan, punit na. Ayan na. Ayan na. Pero naririnig mo ba, Chef? Ang kulo ng aking tiyan? Naririnig mo ba? Ayaw nga, binibining Shubi. Ginoong Romulo, iba na ata ang digmaan na naririnig ko ngayon. Mukhang kakaiba nga yung naririnig kong digmaan na yan. Tamang-tama. Kasi nandito nga tayo sa pamosong walled city na tinatawag na Intramuros. Saktong-saktong nakita natin, binisita nga natin itong isang heritage restaurant, ha? Binibining Shubi, na since 1989 pa itong bukas. So mga legendary talaga, titikman natin yung kanilang mga pagkain. At balita ko, ang specialty nila dito ay mga Kastila at mga Pinoy delicacies talaga. Tamang-tama ka, Ginoong Romulo. Talagang napapasaya ako dahil parang throwback feels. Oo, no? Talaga. Tamang-tama. Ang place na ito, ay, ang lugar na ito, talaga namang para namang tikman natin ang kanilang Pinoy specialty. Handa na ba kayong ipakilala na namin sa inyo ang pinunong head chef, ang punong kusinero. Kusinero ng lugar na ito, si Chef Ruel Darles. Chef, good morning po. Good morning po. Mga kapuso, ito, si Chef, kung 1989 nagbukas ang restaurant, 1993 pa siya nating kasama dito. No? Ay, grabe, Chef? Napaka so, kitang-kita niya na yan. Ayan, binibining Shubi, ano ba yung iluluto sa atin ni Chef Ruel? Ako, balita ko kasi masarap daw ang pinagmamalaki nilang moron. Morcon. Siyempre, wrong yun. Plaridel. Morcon. Plaridel. Yeah. Ayan. Handa na ba kayong lutuin yan, Ginoo? Yes, handa na. Chef, anong kakaiba sa morcon plaridel? Ano ba yung proseso nito? Ang morcon plaridel, kailangan mo lang beef top round din. Top round, i-tenderizer mo. So, tapos, paninipisin talaga, ano? Tapos, ilagay mo sa... Ay, yun. Ayan, parang bamboo mat. Parang pang-kimbap to, Oo, ginagamit din sa mga maki yan. Maki. Matimat sabag. Okay. So top round chef yung gamit natin. Ano? Yeah. Local po itong... Local. Okay. Local. So yan, nililay lang ni chef ng ganyan kasi magandang technique to, chef. Ngayon ko lang naisip yan na pwede nga palang gumamit ng bamboo kasi, mat pang roll. Pag ano sa ano, hindi mo pwedeng i-roll ng ano. Pwede rin, pero parehas yung ano. Oo. Ngayon, tapos syempre yung mga signature na palaman, ano? Yan, meron tayong carrots. Cheese. Tapos chef, bakit nga po ba... Morcon plaridel. Morcon plaridel. Ito yung mga paborito ng mga mga plaridel. Tama nga. Very historic din kasi ang Bulacan. Malaki ang connection nito sa ating himagsikang ginawa noong panahon ng mga Kastila. So meron tayo ditong cheese, no, chef? Meron din tayong pickles. Pickles din. Chorizo. Chorizo. Okay, dahil Spanish. Chorizo yung ating gamit. Tapos, pimiento. Okay. Pimiento. Alright. Wow, grabe. Parang amoy na amoy ko na, chef. Tsaka, manipis na manipis talaga yung karne. Yeah. Kailangan ba talaga, chef? Then, i-roll natin. Ayan. Tapos, i-roll lang ni chef. Galing, oh. Oo nga, no. But, chef, kukopihin ko yung technique na yan, ha? Hindi, yan lang yung first step, actually. Isa sa maraming step. Tapos, marami pa tayong gagawin dyan kasi ibabalot pa yan sa foil. Okay. So basically kasi pag, chef, no, kapag morko ng luto, kadalasan pwede po bang i-oven yan, chef? Yeah, pwede. Pero, kung wala kang oven, pwede mo rin ikawali siya. Pero pakawali na lang. Siguro, mas matagal pag sa kawali. Bakit morkon, chef, ang tawag morcon sa kanya? Morkon is plagil. Oo, kanya yan. Parang rolls na, originated din yan sa, inspired din yan ng then, mga Spanish. Iba, stock. Ayan. Ay! Ano ba yun? Tama-tama lang yan. Oo. Gusto natin siya ng mainit. Tapos, yung mga pampalasa nito, chef, ito, nakikita ko may paprika kaya ata dyan, ano? Ay, yung labas mismo. Oo, hindi kasi yung mangyayari dyan, sisipsipin nung karne natin. Black pepper. Yung
ating mga pampalasa. So may paminta si Chef. May soy sauce. May soy sauce din siya. Ay, kakaiba to ha. Oo, no? Ang galing ng technique. Tomato sauce. Ayan, may tomato sauce din tayo. Guys, sa loob. Yeah. Garlic. I think yan yung presentation na gagawin natin eh. And nakakamangha. Ang niluluto ni White Chef sugar. Ruel. Grabe ka talaga, Chef Ruel. Parang anad na anad. Oh. Ay, parang sanay na sanay ka na, Chef, pa. Ay, ayan. Diyos ko naman, Chef. You can cook this. 1993 pa. Binipa po ako nabubuhay. Ganito pag sa kawali is 3 hours. 3 hours in the oven is 2 hours or 2.5. Okay. Nang low, medium heat lang, Chef. Okay. Yeah. Parang slow cook natin to 3 hours. Pero Chef, bukod po sa ating Morcon Plaridel, ano-ano pa po ba yung mga specialty natin? Mayroon tayong kari-kari, adobong bagnit with crab pot. Uy. Sisig. Ay, parang mas kumakulo yung chan ko dyan, ha? Marami tayong specialty dito sa nagkakatigmaan na naman sa chan mo dyan, ha? Ining, ha? Sasag- Chef, pwede man nating tikman yan? I think, aantayin lang natin ito matapos. So, mga 3 hours, eto, meron tayong, syempre. Tapos na ang unang hirit, no? Oh, tapos na tayo. Pero meron tayong finished product para meron sa inyo. Meron pala? Ayun, dito pala tayo. Grabe. Chef, anong oras po yung hours of operation natin dito sa ang restaurant? Ang operation ng restaurant is 8 to 10 ng gabi. 8 to 10 ng gabi. 8 a.m. to 10 p.m. ng gabi. Ay! Bongga-bongga. Parang nararamdaman ko talaga ang aking pagka-Pilipina, Ginoong Romulo. Old Manila talaga yung vibe, ano? Sige, Ning, upo ka na. Talagang ako na iuupo dito yes, dahil po. Ang digmaan sa akin chef? Dyan ay hindi na po napipigilan. Saluhan mo naman kami. Kayo. Eto, mayroon pa tayo, Chef. May paella pa kayo, ano? Yes, yun. May morcon at... Eto, mga kapuso, binibining shuvi. Tingnan mo naman kung gaano ka-sexy naman yung ating morcon plaridel. Ay, ano? Mga kapuso, sorry po, iingitin namin kayo ang aga-aga. Parang hindi ko na kaya, Chef. Tama yun, Chef. Kainin sige, mo na yan, Chef. Titikman natin yan. Hindi na kaya yung pagkahinhin natin, Chef. Chef, ayan ito yung sinasabi po ninyo na kuan, ano? Bagnet na may crab fat, may alige. Napakasalbahe yan, Chef, ha? Ito, may sisig din po tayo. Sisig. Ito na ba yun yung niluto natin, Chef? Yeah. Yan na yung ayan after 3 hours, yan yung magiging itsura. Ayan na. Ayan, nagkakaroon po ng digmaan sa tiyan ng ating binibining shuvi ngayon. Alright. Ay, mga kapuso, ang dami pa nating titikman dito ng mga talagang legendary specialties. Binibining shuvi, aba? Marami-rami pa tayong food adventure na abangan. Legendary, kaya laging tumutok sa pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Chef, napakasarap nito! Malamot ito, malamot. Hino ako.